you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. Magandang hapon din sa'yo. Una ko pong tanong, kung kayo po ba'y nagpapalaki o nagpapaanak po ng tilapia? Nagpapaanak ng tilapia. Gano'n na po kayo katagal na nagpapaanak po? Mga 80 pa. So matagal na po. Gano'n po kaluwang yung paanakan niyo ng tilapia? Ang paanakan ko ng tilapia ay mahigit 5 hektarya. Sige po. Pwede po ba namin malaman kung paano po yung pagpapanak ng tilapia? Sa pagpapanak ng tilapia, yan ay mahaba-habang proseso. Unang-una, dapat may breeders kang maayos. Pangalawa, yung fish pan mo nakagayak sa yung standard ng paanakan lamang na hindi ganong maluwang. Dapat ang pinakamaluwang ay 500 square meter pababa, wag yung napakaluwang. Tapos, ginagayak din ang maayos yung fish pan, may tinatawag na pan preparation. Sa pan preparation, unang-una, titiyakin mo na yung fish pan walang ibang species ron o mga hito, dalag. Paano gagawin mo ron? Patutuyuin mo ng gusto. Pagkapatuyo, i-condition mo yung fish pan, pwede mo siyang araruhin, patagin, tapos pwede mo lagyan ng mga conditioning na, halimbawa yung mga lime para mawala yung asim. Kung matagal mo nang ginagamit yung fish pan, kung yun naman ay naiayos mo na, pwede, lagyan mo na ng tubig. Kaya lagay mo ng tubig, after napuno na, at least man lang ang tubig mo, pinakamababaw na yung 3-4 meters. 3-4 meters hanggang 1 point, hanggang isa't kalahating metro. Yun, pwede na yung pagpapaanak. Mayroon tayong tinatawag, iba-ibang klase ang pagpapanak. Mayroon yung tinatawag na fingerlings collection. Ano? Sa fingerlings collection, yung breeders, ang standard na paglalagay ay 200 kilogram per hectare. Na ang rate ng babae sa lalaki ay 3 babae, 1 lalaki. At ang paghuli ng fingerlings, yung pwede mo nang ibenta, yun na tinatawag na fingerlings collection. Meron naman prey collection na kinukondisyon ng breeders. Breeders, pag pwede na siyang medyo ready na siya yung, kumbaga, fertile na, pakakawalan mo, after 3 weeks, kukolektahin mo lahat ng prey. Yung prey na yun, ibubukod mo, ihiwalay mo sa ina, ilalagay mo sa pwedeng net, or pwedeng tang. Ano, pwedeng net or pwedeng tang. Yun ang tinatawag na fry collection. Tapos, sa fry collection, pwede mo siyang ESR or normal. Yung SR, yun yung tinatawag na sex reverse. Ano, yung namang isang klase ng fry ay mixed sex. Sabihin, haluin lalaki at babae. Ganon. Tapos sa bago ko makalimutan yun sa spray collection, mataas ang stocking density ng fish pan. Pwedeng 1 per square meter. Yung sa isang 500 square meter, pwedeng mo lagyan ng 500 breeders yun. Na ang ratio ay 3:1 pa rin. 3 babae at 3 lalaki. Yan ang isa sa paraan ng pagpapaanak ng tilapia. Meron pang isang klase, kaya lang medyo malawak yun. Hindi natin ginagawa ng yung pinaanak sa kwan, sa mga, ano tawag dito? Ano pong tawag sa paraan na po yun? Yun ay kinukondisyon din ng breeders, tapos sa net pabubugahin. Tapos yung makukuha mong itlog, hindi pala buga, itlog pa lang yung kinukuha na kagad sa inahin,
ilalagay sa jar. Pag inilagay mo sa jar, lalagyan ng aeration yon. Doon pinapipisa yon. Yun yung pangatlo pa pala bago ko. Pero yon mabusisi, mahirap yon. Kaya hindi namin nire-recommenda sa mga nagpapanak. Bali, merong ilang paraan po ng pagpapanak ng tilapia? Yung kanina nasabi kong dalawa, pero tatlo ang pagpapanak ng tilapia. Ah, okay po. Puro pagpapanak lang po ba ginagawa nyo o nagpapalaki rin po kayo ng tilapia? Panapanahon ay nagpapalaki rin kami. Yung lalong-lalo na kung may mga project ang gobyerno, ay, ayun, nagpapalaki kami. Ginagawang, ano tawag dito, yung stage, ano tawag sa mga kwan, pag meron silang programa, makikiusap sa amin kung pwedeng gawing palakihan yun sa amin. Bali, mas mahirap po bang magpaanak kesa magpalaki po? Sa paraan, mas mahirap magpaanak. Kasi yung pagpapalaki, ang pagpapalaki kasi ng tilapia, meron ding stocking density yan. Ang lalim ng, kung yung preparation ng hatchery, ganun din. Pero sa tubig, sa simula pwedeng mababa lang din, mga fingerlings pa lang, pwedeng 1.5 meter. Pero hanggang lumalaki tilapia mo, dapat 1 meter to 1.5 meters ang lalim. Meron po bang mga, di ba po, fingerlings po? Meron po bang panahon na namamatay yung mga fingerlings po? Ano po yung mga nakaka-apekto kung namamatay man po yung fingerlings? Ang fingerlings, kasi pag in-stack mo yan, ang unang-unang kalaban yan, pag marumi yung paligid ng fish pan mo, ay kakainin ng palaka. Kung hindi mo naalis yung mga dalago o namang predators dyan, ibon, yan ang unang kalaban. Ano, palaka, ibon, dalag. Ang pangalawa, pag hindi mo sinunod yung standard na pagpapakain, kasi merong klase ng pagpapakain sa tilapia, yung tinatawag na weight system. Alimbawa, ang stock mo ay 100,000, merong 100,000 fingerlings, may timbang yon. Dapat alam may timbang. At sa panapanahon, nagsasampling. Kaya meron tinatawag na body weight. Kung ano yung timbang, 10% halimbawa ng body weight, yun ay pakakain mo ang ate mo sa umaga at hapon. Meron naman tinatawag na saturation feeding. Yun yung 2 beses lang sa isang araw ang pagpapakain. Tapos, inoobserbahan mo ano ang kakayahan ng isang kainin sa loob ng 20 minuto. Umaga at hapon din yun. Sa loob naman ng 10 araw, yung pagpapakain mo sa loob ng 10 araw na yon, isang timbang lang. After 10 days, magtatry ka na naman kung ano na naman ang kayang kainin sa loob ng 20 minuto. Kaya sa loob ng isang buwan, 3 beses ka lang mag-a-adjust. Ilang fingerlings po bang naanak ng isang tilapia po? Ang tilapia, nag-aanak yan ng 200 pataas hanggang mga 700 to 800 yan. Sige po. Maraming salamat. Sa grow out, meron din siyang standard na pagpapakawala. 5 per square meter. 5 per square meter ang paglalagay. Or, kung anong target mong anihin sa isang hektarya, dapat alam mo rin ano yung target mo. Kahit gusto mong umani ng 6 na tonelada ron, yun din. Isa rin yun sa dapat mong tignan kung ilan ang dapat mong ilagay sa fish pan. Sige po, maraming salamat po sa oras nyo, Kabik. Sa ulitin po, maraming salamat. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, hell, we are.